Magandang araw po sa ating lahat, mga kagrasa. Hito naman tayo sa isang video, pagsisir ng mga kalaman. Ito ay isang krypton, mga kagrasa. Namuro problema si kagrasa, tumayari ang krypto na to, eh kasi nangitan na yung bagong stator. Nangitan na yung bagong ignition coil. Pero, ang resulta ni kagrasa is, hindi pa rin lumalabas ang ito, hindi pa rin lumalabas sa kanyang ignition coil ang kurinti, mga kagrasa. Hindi pa rin lumalabas dito sa ignition coil. Wala pa rin siyang kurinti, mga kagrasa. Ito na lang si DIY, hindi niya napalitan, mga kagrasa. Kaya wala tayong ibang suspect, is ito na lang si DIY, mga kagrasa. Pero ang sabi ni kagrasa is gusto niya pang palakasin ang ignition system ng motor niya. Eh kasi mahilig siya sa trail-trail, mga kagrasa. Kaya ang gagawin natin, mga kagrasa, is i-convert natin ito. Tingnan natin kung ano ang ating magagawa para mas palakasin pa natin itong ignition system, mga kagrasa. Okay, mga kagrasa, lipat muna tayo ng pisto para pag-aralan natin kung ano ang mga wire galing stator, mga kagrasa. Okay, itong red wires, ito ang positive ng pulsar, mga kagrasa, o pulse generator. At ito namang brown wire is ito ang connection galing sa ating primary positive supply, mga kagrasa. And then ito namang green wire is ito ang negative connection ng ating primary coil, mga kagrasa. Okay, ito namang white wire is ito ang ground connection ng ating pulsar, mga kagrasa, o pulse generator. Itong black wire is ito ang common ground galing stator, mga kagrasa, o yung tinatawag nating negative connection, mga kagrasa. At ito namang isang wire, ito ang galing sa ating stator charging coil, mga kagrasa. At ito ay patungo sa ating voltage circulator rectifier. And then last, itong yellow wire, ito ay galing sa ating stator, mga kagrasa. Ito ang nagsisilbing pinagkukunan ng ilaw o headlight, mga kagrasa. Ito ay patungo sa ating voltage circulator rectifier. At take note, dalawa ang white wire para hindi kayo malilito, mga kagrasa. Itong mayroong sakit is ito ang galing sa ating stator na charging coil, mga kagrasa. At itong walang sakit, ito ay galing sa ating pulsar, mga kagrasa. Okay, mga kagrasa, tingnan natin ang lakas ng kanyang power, mga kagrasa, sa stock na CDI. Okay. Ito ang kanyang kurinti na lalabas, mga kagrasa. Pero sabi ng may-ari, mga kagrasa, is palakasin pa niya ang ignition system. Kaya gawin natin yung parang, mga kagrasa. Subaybayan na ako, mga kagrasa. Ito, itest muna natin. Ang sabi ng may-ari, mga kagrasa, is gusto niyang mas palakasin pang lalo ang kanyang ignition system, mga kagrasa. Kaya ang gagawin natin is gawin natin ng paraan, mga kagrasa. Kaya tara na, simulan natin kung paano. Ito ang stator assembly, mga kagrasa. Okay, itong white wire, ito ang negative connection ng pulsar, mga kagrasa. And then, ito namang red wire, mga kagrasa, ito ang positive connection ng ating pulsar. At ito naman ang negative connection ng ating stator winding, mga kagrasa. At dito rin nagsimula ang stator winding, mga kagrasa. Okay, ito ang connection ng ground sa ating light coil at sa charging coil, mga kagrasa. And then next, ito namang white wire is ito ang connection patungo sa ating voltage circulator rectifier, mga kagrasa. At ito ang charging coil wire connection, mga kagrasa. And then ito ang dulo ng ating stator winding, mga kagrasa. At ito namang yellow wire is ito ay patungo sa ating voltage circulator rectifier. At ito ay ang light coil wire connection, mga kagrasa. Dito nagkasalubong ang wire connection ng ating stator winding, mga kagrasa. Kaya ito ay tinatawag na half-wave stator. Kasi sa gitna ng winding coil ng ating stator, kumukuha ang supply patungo sa ating ilaw, mga kagrasa. Kaya ito ay tinatawag na half-wave stator, mga kagrasa. At ito namang green wire is ito ang ground connection ng ating primary coil, mga kagrasa.
And then ito namang brown wire mga kagrasa, is ito ang wire connection ng ating positive sa ating primary coil mga kagrasa. At ito namang black wire, is ito ang stator wire connection ng common ground mga kagrasa. Okay mga kagrasa, since half wave stator ito is ang gagawin natin para mapalakas ang kanyang ignition system, is gawin natin itong full wave mga kagrasa. Ang half wave is mayroong ground mga kagrasa, at ang supply ng ilaw is kinukuha sa gitna ng winding. Ang putulin natin is itong kanyang ground at saka itong kanyang yellow wire mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ito ang ground ng ating stator winding. Ito ang ating puputulin mga kagrasa. And then pagkatapos, i-connect natin ito sa yellow wire mga kagrasa. Putulin din natin ang yellow wire mga kagrasa. Okay, next, ganyan lang ang gagawin. Putulin din natin ito mga kagrasa, itong yellow wire na ito. Kasi half wave ito mga kagrasa, para wala ng connection itong sa gitna ng winding mga kagrasa. Putulin natin ito tapos i-connect sa ground connection. I-connect natin ito mga kagrasa patungo sa yellow wire mga kagrasa. Magdagdag lang tayo ng kunting wire mga kagrasa para maabot sa yellow wire mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang connection mga kagrasa. Siguraduhin lang mga kagrasa na maayos ang kanyang pagkahinang para hindi siya matatanggal mga kagrasa. Okay, dudugtong natin ito sa kulay na yellow wire mga kagrasa. Okay, itong dinugdugtong natin is ito ang galing sa kanyang ground mga kagrasa. Kasi ang full wave stator is walang ground floated mga kagrasa. Then tapos ihinang natin ito mga kagrasa. Siguraduhin na hindi siya matatanggal baka... Okay, ito ang kanyang koneksyon mga kagrasa. Dinudugtong natin ang ating pinuputol sa yellow wire para wala na siyang ground at magawa ng full wave mga kagrasa, kasi ang full wave is walang ground floated mga kagrasa. Okay, next natin gagawin, di ba ito ang timing contact ng pulser mga kagrasa. Okay, di ba dito ito nakapwisto mga kagrasa, itong pulser. At ito ang timing contact ng flywheel mga kagrasa. Okay, ito ang kasunod natin gagawin. Baguhin natin ito mga kagrasa, ang kanyang timing contact ng flywheel. Putulin natin ito at i-grind mga kagrasa. Kasi pag hindi natin ito baguhin mga kagrasa is magkaroon ng malfunction ng ating ignition system. Hindi accurate yung running mate between mechanical and electrical mga kagrasa in the cup. Okay, next natin gagawin mga kagrasa is gawin natin racing ignition itong ating ignition coil mga kagrasa. Okay, ang gagawin lang mga kagrasa is kumuha tayo ng solid single wire mga kagrasa. Ito, para mapa-upgrade ba natin ang ating ignition coil mga kagrasa, turns to racing ignition coil. Okay, ito lang ang gagawin mga kagrasa.
Okay, ganito lang mga kagrasa ang pagsagawa ng wire strapping ng ating ignition coil na para siyang ma-convert sa racing ignition coil mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ang next nating gagawin is i-convert natin ito sa 4 pins DC operated na CDI mga kagrasa. Eh kasi sa conversion ito is hindi tayo gagamit ng racing CDI mga kagrasa. Okay, ito ay CDI ng Lipan 110 mga kagrasa. Take note, iba ang wire connection ng XRM 125 mga kagrasa na 4 pin CDI battery operated mga kagrasa. And then next, ito namang isa, itong TTGR5 wire mga kagrasa na voltage circulator rectifier. Ito ay pang full wave voltage circulator rectifier mga kagrasa. Okay, itong red wire sa ating voltage circulator rectifier mga kagrasa is ito ang patungo sa ating battery mga kagrasa. Ito ay ang 12 volts output supply ng ating battery na siyang magcha-charge sa ating battery upang maiwasan hindi malulubat mga kagrasa. At ito ay patungo sa ating ignition switch. Okay, next naman mga kagrasa is ito namang kulay pink na wire mga kagrasa. Ito ay siyang tumatanggap sa wire na galing stator mga kagrasa na kulay white. At siya ang tumatanggap sa charging coil galing stator mga kagrasa. At ito namang black wire mga kagrasa is ito ang controller ng voltahe upang maiwasan na hindi lumulubo ang ating battery at magputukan ang ating mga ilaw mga kagrasa. At ito ay kukunik natin ito sa accessories wire mga kagrasa. Ang ibig sabihin ng accessories wire ay yung wire na galing susian at magkakuroon lang siya ng voltahe sa tuwing i-on natin ang ating susian mga kagrasa. Okay, next naman mga kagrasa is ito namang yellow wire. Ikukunik natin ito mga kagrasa sa yellow wire na galing stator mga kagrasa. At take note, pwede lang magkabaliktad ang connection mga kagrasa itong yellow wire at saka itong white wire mga kagrasa. Then last ito namang green wire mga kagrasa. Ito ang connection sa ground o yung negative galing chassis mga kagrasa. Okay, dito naman tayo sa connection. Okay, ito yellow to yellow connection tayo mga kagrasa. Yellow galing voltage circulator at yellow galing stator mga kagrasa. Okay, sa ground connection naman tayo mga kagrasa. Green wire galing voltage circulator rectifier at black wire naman mga kagrasa galing sa ating stator. Okay, dito naman tayo sa pink wire galing voltage circulator at white wire naman mga kagrasa galing sa ating stator connection mga kagrasa. Okay, next dito naman tayo sa CDI connection mga kagrasa. Okay, ito ang wire ng CDI sa 12 volt supply mga kagrasa. Ikukunik natin ito sa black at red wire mga kagrasa na galing voltage circulator rectifier. Okay mga kagrasa, ito ang kanyang connection. Red at black pinagsama natin galing voltage circulator at ikukunik natin ito sa CDI mga kagrasa sa pwestuhan ng 12 volts input supply mga kagrasa. Okay, pinagsama natin ito mga kagrasa, itong black at red. Kasi mga kagrasa, itong motor na ginagawa natin is walang susian mga kagrasa. Okay, nakukuha ba mga kagrasa? Next naman mga kagrasa is ito ang wire at pwestuhan ng CDI na patungo sa ating ignition coil mga kagrasa. Okay, ito ang wire patungo sa ating ignition coil mga kagrasa. Nakukuha ba ito ang kanyang connection? And then next naman mga kagrasa, itong red wire is ito ang connection sa pulsar galing stator. Ito ang positive ng pulsar mga kagrasa.
Okay, ito ang kanyang connection mga kagrasa. Red wire galing sa positive ng pulser at ang wire connection ng ating CDI mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang pwestuhan ng CDI pulser connection mga kagrasa. Okay, last sa ground connection naman tayo sa pwestuhan ng ating CDI mga kagrasa. Okay, ikukunik lang natin ito sa white wire na galing sa ground ng ating pulser mga kagrasa. At sa black wire na galing stator kasi ito ang common ground mga kagrasa. At ito naman mga kagrasa sa green wire na galing sa ating voltage circulator mga kagrasa. Ikukunik natin ito mga kagrasa, itong mga connection ng ground mga kagrasa. Isama natin itong white wire, ito ang ground ng pulser. Itong black wire, ito ang ground galing stator mga kagrasa. At ito naman ground wire patungo sa ating CDI mga kagrasa. Yan lang mga grasa ang gagawin kung paano pahalimawin ang isang Krypton G sa kurinti mga grasa. Mag-pull tayo, mag-convert ng 4-pin na CDI at saka ito baguhin ito ng timing contact sa pulser. At ito mga grasa, nag-wire strapping tayo sa ating mission coil.
pina-upgrade pa natin ang ating ignition system, mga kagrasa. Ginawa natin pinahalimaw sa kurente. Maraming salamat sa inyo, Greg San po, mga kagrasa.